Hello, mga amore! I'm back! Andito na naman po ang inyong Amore Nyx. Tayo po ay mag-o-oven ngayon ng isang fish. Ngayon po, may makakasama po ako ngayon sa pagluluto. Siya po ay si Amore. Kilen. Ayan po mga amore, ngayon po ako po ay mag-o-oven ng isang isda. Ang tawag po ng isda na to dito sa Italia ay orata. Sa Inglese po or sa English ay sea bream. So, i-google nyo na lang po kung ano yung klaseng isda yon. So, eto po, during lockdown, never po kami nakabili ng any seafoods or any fishes sa isang supermarket kasi nga, napakahaba ng pila pag sa mga ganun supermarket. And then, kagabi lang po, may nakausap nga po kami na isang kaibigan and talagang truly na isang blessing na magkaroon ka ng isang friend na hindi mo na kailangan pa yung kung ano magsabi. Kumbaga, nandun na yung kusang loob ba ng isang tao, diba? Na true friend talaga siya. Na sabi niya, fish lang pala ang kailangan nyo. So, ihahatid na lang daw niya. Siya daw yung bibili doon sa supermarket and then ihahatid na lang niya dito. And yun nga po, dahil isa po siya sa nagtatrabaho sa supermarket na yon and siya po ay aming matalik na kaibigan din po. Since pa po nung college po ako, college days pa sa Pilipinas, and kumpare at ninong ni Caleb, na dito din po kami nag-meet sa Italia. So, ayun po, kagabi po, inihatid niya po dito sa aming bahay, and ang dinala niya po sa amin ay apat na malalaking mga isda na to. So, ayan po, kaya eto blessing po ito, kaya ngayon po, etong lulutuin natin ngayon. So ngayon po, kakailanganin po natin ng dalawang malalaking isda na to, ang ating orate fish, orata or orate. Ito po ang ating salt, coarse salt, black pepper, fine salt, rosemary leaves, and then lemon. Okay, amore. Sige, lagyan na natin, amore, ng rosemary leaves dahil mete. Bye. Ancora, ancora. 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 Bye. Bye. Ancora. Sige pa, amore. Para mas gumawa ang ating fish. Okay, amore. Mete soto prima. Bye, bye. Okay, ancora. Bye. 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 Bye.
deliveran ulit natin siya ng sali. Go Amore Caleb. Tabunan mo siya, no? This one. Tatabunan mo siya ng sali. Lahat? Mukha siya. Dito sa ibang. Ayan, wag po kayo mag-alala mga Amore. Dahil kahit meron niyang maraming asin, hindi po magiging maalat ang ating isda. Ang purpose po niyan is para po maiwasan natin ang overcooking ng isda. Dito Amore, on top. Metesale, metesale soto e sopra. And then lastly, mga Amore, ilalagay po natin ang ating 1 cup of fine salt. Dito Amore, top on top. In-oven na orate. Ayan, dahan-dahanin nyo lang po yung pagtanggal ng mga asin para hindi naman masira yung isda. Mga Amore, dahil tapos na yung aking ginawa na in-oven na fish, mag-grill po ako ngayon ng asparagus. Ito yung gulay na ipapartner natin. Asparagus, grill ko lang yan after grilling. Tsaka ko lang siya lalagyan ng lemon and black pepper and some olive oil. Yun lang po. So, eto na po yung aking grilled asparagus. And lalagyan na lang po natin siya ng lemon. Lemon. Okay. And some fine salt. Sa ating asparagus, ha? Okay. And then, pepper, black pepper. And some olive oil. Ating ating fish, sasama na din natin sa ating extra virgin olive oil. So, ayan mga Amore, eto na ang finished product na in-oven ni Amore Caleb. At yung aking grilled asparagus. Ikita din mo, pepani. Kaya ayan mga Amore, eto na, bago natin kainin ang ating orata na in-oven. I would like to thank someone, our friend. Hello, Kokoy. Kokoy Gonzalez.
Ayan po. Maraming salamat sa iyo. You're truly a friend. You're truly a blessing to us. Kaya, lagi po nating tandaan na ang blessing po ay lahat yan ang gagaling sa Panginoon. And kaya huwag natin kalimutan na He is the source of everything. So, lagi po tayong magpasalamat sa Diyos na eto po, kahit lockdown, still, marami pa rin pong blessing ang dumarating sa atin lahat. Kaya mga amore, always remember that God always provides. Ciao! God bless! God bless!